Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Ang sagutan naman natin ay itong mga table-table na ito. Pareho lang to pero magkaiba kasi ang nag-post at yung iba ay nag-send sa ating messenger sa mismong yung mismong free reviewers managed by Leonalyn na FB group may nag-send sa atin ito. Hindi lang natin i-reveal kung sino siya. At ito naman ay naka-post mismo sa isa sa FB group na lagi nating tinatambayan. Kung sa palagay nyo ay familiar itong ganitong klaseng exam, paki-comment na lang kung saan kaya o ano kayang exam yon. Pero laging tandaan, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Pero wag na lang kayong mag-message dyan kasi tambak na yung mga other messages natin dyan. At kada day off ko lang yan mababasa. Dito na lang kayo kung gusto nyo mag-message sa Leonalyn Vlog na FB page kung gusto nyo mahingi ng mga reviewers. Otherwise, mas maganda pa rin dito kayo sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito para makakuha kayo ng mga libreng printable na reviewers. Para sa detalye kung paano, ilalagay ko yung link sa description ng video ito kaya panoorin nyo yun. At ibang pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, ang unahin muna natin bago tayo doon sa itong table-table, mayroon ditong dalawa pang question. Directions. 1 to 2. Romeo's weekly gross pay for his part-time job in a food chain is 2,100, but 12% of his pay, is withheld. Simplihan natin. 12% of his pay, magkano ngayon or ilan ngayon? 2,100. 12% of 2,100 is withheld. Ang 12%, that means 12 per 100. Pareho lang yan siya. Ang of multiplication at itong 2,100. So, i-drop lang natin yung dalawang zero na yan. At ang i-multiply lang natin ay yung 12 at saka si 21. So, 12 times 21, this is 12 and this is 24. So, kung i-add natin yan, that will give us 252. Kaya ang sagot nito ay 252. Number 2, his net pay. So, itong 252 na yan, yan yung pang-minus natin sa mismong 2,100. 2,100 ito kasi yung gross pay niya. So, minus 252. So, this is 84. Tapos, magiging 10 na yan. 1,848. Kaya ang sagot dito ay letter C, 1,848. Again, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. For more examples regarding sa percentage, pwede kayong mag-search percentage. Idugtong nyo yung Leonalyn para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload regarding dito sa mga percentage na yan. Meron pa tayong na-upload na hindi lang isang solutions ang sinishare natin, marami pa kasing ways to solve this or yung pagka-solve niya. So, kayo nang bahala na mag-choose kung saan doon yung hiyang kayo. Kaya mas magandang i-search nyo yung or panoorin nyo yung ibang na-upload na natin dati. Now, doon na tayo sa ating data. For numbers 3 to 6, please refer to the table below. The following data is the weekly payroll of MM Company ending January 16, 2011. Sa actual na exam, ang pinaka-problema mo ay kung paanong hindi ka makukulangan ng oras, yung time mismo. So, dapat mabilis kayong mag-compute. Now, I'm going to show you two ways sa pag-add nito at pili na lang kayo kung saan kayo hiyang. Now, solution number one. Dito muna tayo sa once. 5 plus 6, 11 yan. So, isang guhit mo yan. Isang guhit kasi naka-10 ka. Yung 1 na yon, yan lang yung i-add natin sa 4. 1 plus 4, 5 plus 3, 8. So, ang ilagay natin dito ay 8.
Yung isang guhit na yan, yung i-add mo yan sa 6. So that will give us 7. 7 plus 7, that is 14. So mag-line ka na naman, 14. Yung 4 lang ang i-add natin sa isang 5. May isa pang 5, so that will give us 14 again. So ilinya mo na naman, yung 4 ulit ang i-add natin sa 5. 4 plus 5, and that will give us 9. Itong dalawang linya, 1, 2, yan ang i-add natin dito sa 3. Pero ilang 3 ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 3, 15 plus 2, 17. Ulitin natin yung ginawa natin. So this is 6 plus 8, that will give us 14. So linyahan lang natin yan, yung 4 lang ang isipin natin. Yung 4 ay i-add natin sa 7, and that will give us, ilan ba yan? 11. So, linyahan na natin naman yan at yung 1 lang isipin natin. 1 plus 7, that is 8. Itong dalawang linya na ito, yan yung i-carry natin dito sa pangalawa. 2. 2 plus 5, and that is 7 plus 6, that will give us 13. So, linyahan natin yan, yung 3 lang ang i-add natin. Now, obvious naman na dalawang 5 yan siya. So, maglinya tayo dyan. Nandun pa rin yung 3. I-add pa rin natin yung 3. Dito natin sa 5 i-add. 3 plus 5, and that will give us 8. I-count ulit natin yung linya. 1, 2. Yung dalawang linya na yan, yan yung i-add natin dito sa mga 3. Ilang 3 ulit yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, 15 plus 2, and that is 17. So, lahat ng yan ay parihong 300, above 300. Lahat ng ito ay above 300. So, ibig sabihin yan, mayroon na tayong 15, pero addan natin yan mamaya, ha? 15 ang dito, kasi 5 times 3. Okay, now this will lead us to our solution number 2. Ang gagawin natin sa solution number 2 natin, na ipapakita ko rin sa inyo kung saan ang gusto nyo. Lahat ng yan ay nasa more or less 350. So, ang gagawin mo, ito ay 361, so magiging 11 lang. Ito naman ay 366, so ang more lang sa 350, baliba? So, that is 16. Ito naman ay 2. Then, ito ay 1 lang naman yan. Then, this one is 4. So, madali lang siyang i-add kasi mga maliliit lang na numbers ito. Meron tayong 11. I-add mo sa 16. That will give us 27. Tapos, ito ay 3. That will give us 30. So, therefore, ito ay 34. 34 yan dalawa. So, isulat natin si 34 dito. Pero huwag kalimutan, meron pa tayong 50. Limang 50 na hindi kinukwenta dyan. So, 50 times 5, and that will give us 250. So, this is 250. Kung i-add natin yan, this is 17, tapos 8, 4. Kaya ang total dito ay 1,784. Actually, itong pangalawang solusyon na ito ay mabilis din ito. Depende lang kung paano nyo siya gawin. Kasi pwede mo namang i-ignore itong mismong 200, di bali mag-focus ka lang mismo sa 34, pero dapat yan yung gagawin mo sa lahat ng itong, ilan ba to? Itong 6 days na ito, yan yung gagawin mo lahat. Kung halimbawa, yun lang yung more than, bali ini-ignore mo lang yung mismong 350. So anyway, para hindi kayo mismo malilito, kasi gusto ko sanang matutunan nyo yung pinakamabilis na pag-solve nito. Pag-aralan nyo lang, kasi mahirap din na panuurin nyo lang siya, mas maganda pa rin pag-aralan nyo mismo kung paano siya i-add. Anyway, gawin na lang natin yung unang mismong ginawa natin, na hanapan na natin yung by tens ba. 4 plus 5, 9, plus 9, 8. Yung 8 lang ang i-add natin sa 2, 10. So, itong 5, yan yung ilusulat natin. Itong dalawang guhit na yan, yan yung i-carry natin dyan. Para madali, napansin nyo, parihong 5 yan lahat. So, dalawang pares na 5,
itong pares na 5 na yan, ito ba? Wait. Itong 5 na to at ito, ipares natin yung dalawa. So, mayroon tayong dalawang pares na 5. So, that will give us 20. 20, itong 2 at saka si 6, i-add mo, that is 8. So, therefore, this is 28. So, 8 yan ang 2 i-carry mo. Again, pareho lang yan siya lahat na 5 ang 3. Tapos, plus 2, and this is 17. Next, dito naman tayo, 5 plus 4, 9. Pero direkta mo na yan yung 5 kasi ipares mo yan, yung 4, yan yung i-add mo sa 7. Yung pares na yan, ang count dyan ay meron ka ng 10. So, 4 plus 7, that will give us 11. 1 lang ilagay mo. So, meron tayong itong guhit na ito, equivalent niya ng 10. So, dalawang guhit, yan yung i-carry natin sa next. Now, we have 2 plus 4, 6 plus 7, 13. So, meron tayong 3. Lagay natin ng isang guhit ulit. Then, ito ay tatlong 5 man yan siya. So, yung tatlong 5 na yan, isang guhit ulit. Yung 3 ang i-add natin sa last na 5. And this is 8. Yung dalawang guhit na yan, yan yung i-add natin dito sa kabila. Again, limang 3. So, 5 times 3 plus 2, that will give us 17 ulit. Then, next, dito sa last one, this will give us 8, tapos 8 plus 7, that is 5, kasi bakit 5, ma'am? Again, yung 10 natin, nasa guhit lang. So, 5 plus 5, that is 10. So, ang 9 lang ang isulat natin. Yung tatlong guhit na yan, yan yung i-carry natin dito. At i-add natin sa mga nasa tens. 3 plus 4, that is 7. Ilan ba to? 5 yata to. So, mayroon tayong dalawang 5. At ito ay 10 din. So, 3 plus 4, that is 7. So, 7 ang ilagay natin. Itong dalawang sinircle ko ba ito? Dalawa yan siya. So, yan yung i-carry natin. At yan yung i-add natin sa limang 3. So, this is 17. Yan na yung mga total dyan. So, erase muna natin yung ibang mga numbers dito. Okay. Yung mga ibang sulat natin, erase muna natin yan. So, ang hanapin na lang natin ay, anong tanong dito? The payroll was biggest on. So, tingnan na lang natin kung saan dyan yung pinaka-biggest. Obviously, ang pinaka-biggest dito ay itong Monday, 1,798. Next. Pariho pa rin yung mismong given. Ang tanong ay si Santos earned blank more than Banal. Si Banal ay ito, si Santos naman ay ito. So, therefore, i-add natin yan lahat. Now, let me show you another way sa pag-add. I-ignore natin yung 350. Pero depende lang sa inyo kung paano nyo i-add, kung yung traditional way lang na basta lang nyo i-add, or itong gagawin natin. Ignore natin si 350. Dito tayo sa 375, may sobra yung 25. Yung isa naman may sobrang 6. Ito ay may sobrang 10. Kasi nga, 350 again. 360 minus 350, that is 10. So, ito naman ay may sobrang 8. This is 16. This is 2. This one is 15. 9. 20. Tapos, 4. 9. At saka, 7. Obserbahan nyo yung gagawin ko. 6, 8, at saka itong 2, that is equal to 16. Ito namang 9, at saka si 10, may sobrang 1 pa dyan. Ito namang si 7, at saka si 9, may sobrang 2 dito kay Santos. Tapos ito namang si 4, i-cancel natin yan, so may sobrang 16 dito. Ito lang ang i-add natin. 25 plus 15, madali lang naman yan, that is 40. So, si 40 plus 16, and that is 56. 56, 57 plus 2, 59. So, ang sagot dito ay 59. Kung tutuusin, ito yung pinakasimple. Pero depende lang sa inyo kung saan kayo hiyang. Pero kung i-master nyo lang yung style natin, na for what na i-include mo pa
Yung mga malalaking numbers, kung pwede namang yung mga maliliit lang na numbers ang i-add natin or yung mga cancel-cancel na yan. So, i-master nyo lang yan or depende na lang sa inyo kung saan kayo mas hiyang. Next. Flores received ang nasa choices kung more than, less than, ganyan kay Perez. Nasaan si Flores at si Perez? Again, gagawin ulit natin yun. So, this is 10, 3, ang sobra ba? Ang sobrang sa 350. So, may sobrang 10 to, kasi 360 yan. Ito naman ay 3. Ito ay 6, 7, this is 11, this is 4, 4, 5, at ito ay negative 5 kasi hindi siya umabot sa 350. Then this is 7, negative 1, at negative 1. Now, pariho silang negative 1, pariho silang 349. Therefore, wag natin yang i-count. Ngayon, kung magpares ka dito sa negative 5 at sa 7, ang sobra ni Perez ay 12. Pero, para hindi kayo malito, huwag mo ipares yan. Itong negative 5, dito mo ipares sa 6. Si negative 5, dito mo ipares sa 6. So, 1, positive 1, meron siyang positive 1 si Flores. In other words, meron siyang 6, kaso lang may utang siyang 5. So, bayaran niya yung utang na 5. So, yung matitira doon ay 1. So, meron siyang 1 dito. So, wala na yung negative 5 ni Flores. Next, saan pa dito ang ipares natin? Itong 4, pariho siyang 4. Ignore natin yan siya. Meron tayong parihong 10 dito kasi itong 3 at saka si 7, itong 10. 10 yan siya, so ignore natin yan. Now, pansinin nyo, ang natitira na lang natin dito ay itong 1 at 11. 1 plus 11, that will give us 12. Next, si Perez, 5 plus 7, that will also give us 12. Kaya ang sagot dito, the same salary. Flores received the same salary as Perez. Kung kabisaduhin nyo lang yung way of solving natin, although depende pa rin sa inyo kung saan kayo hiyang, yung way of solving natin, ito kasi yung nakaka-save ng oras o sabihin na natin hindi masayang yung oras natin. Lalong-lalo na lahat ng exam meron talaga yung time limit. Just to give you a brief background, sa sarili nating experience mismo, shout out sa mga classmates ko dati at mga teachers ko dati. Kapag mag-exam kami ng like good for 1 hour, makukuha ko lang siya within 30 minutes. Ang ibang mga kung gusto kong i-review pa, mayroon pa akong another 30 minutes na pwede kong i-review yung mga answers ko. Like kung ang exam ay nasa 3 hours, 1 hour pa lang, tapos ko na yung exam. Kasi yung style of solving natin, iba yung sa traditional way. Kaya sinishare ko lang yun yung ginagawa ko ngayon. Sinishare ko lang sa inyo yung mga ways sa pag-solve na sabihin na natin kanto style of solving ba. Next, tingnan mo muna yung mga choices. Ang tanong dito kasi, the weekend payroll. Ang weekend, yan yung sa Saturday. Ang sa choices, tingnan mo yung sa choices, yung pinaka-last na number. Meron tayong 9, merong 1, 4, at 6. Hindi sila pareho. Napakadali lang yan. Ang gagawin mo lang ay tingnan mo yung pinaka-last dito. Okay? Yung pinaka-last, meron tayong 99759. I-add mo yung pinaka-last. So, ganito lang gagawin natin. Ito ay 9 times 9, 18. 8 lang ang i-add mo sa 7. That will give us 5. Kasi 15 man. 8 plus 7 equals 15. So, 5 lang ang, yung nasa ones lang ang isipin mo. Yung 5 na yan, i-add mo sa isang 5. So, that is 10. So, 0 lang yan siya. So, ang 9 lang ang natitira. 9 ang nasa last. Isa lang yung 9, ang letter A lang. So, yan na yung sagot. A.
Laging tandaan, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. What if sa final na mismong exam ang tanong ay yung payroll ng Friday? Tapos sa choices, magkaiba pa rin yung dulo, yung nasa once ba, magkaiba pa rin. So para mas mabilis na pag-solve, yung once lang ang i-add natin. So anyway, next. Ibang problem naman ito. Jose used 15 liters of gas at 49.75 per litro. How much does it cost him? 15 liters ang binili niya, tapos kada litro 49.75. I-multiply mo lang yan siya. 75. Pero para hindi maubos yung oras mo, apat na iba't ibang numbers yan siya, pwede mo mang i-round off into 50. Mas madali mo siyang i-multiply. Itong 0 na yan, mamaya na yan. So this is 25, so 75. So, nandyan na yung 750. So, bali, kinopya lang natin itong 0 ba. So, now, itong 750, kasi instead na 49.75, ang minumultiply natin dito sa 15 ay 50. Kasi, nag-round off na lang tayo. So, therefore, nung mag-multiply tayo, yung 750 na yan, hindi yan exact, kundi below or less than 750. Pero, tingnan muna natin sa choices. A, more than 700, but less than 750, this is already correct. Basahin lang muna natin si letter B. Less than 700, but more than 650, wrong yan siya. Exactly 800, wrong yan siya. Si letter D, more than 750, of course, wrong yan siya. So, ang tamang sagot dito ay itong letter A. More than 700, of course, it is more than 700. Kasi kunti lang naman yan para maging 50 yan siya. So, it is more than 700, but less than 750. Kaya ang tamang sagot dito ay letter A. Uulitin ko, never memorize the answer. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.